the most frightening natural phenomena that we can experience is earthquake. Just like what we have discussed in our previous module, we cannot predict the occurrence of the earthquake unlike typhoons. Philippines is always hit by a tremendous earthquakes that cause great damages in the environment, infrastructures, and even loss of lives. We can avoid these damages and loss of lives only if we have the knowledge and clear understanding of the occurrences of earthquake and how it happens. Hello, my grade 8 students, and hello to all the students all over the Philippines. Welcome back to our YouTube channel. This is me again, Teacher Tin May. Siyempre, ang kasama mo sa iyong science journey. At sasamahan ko kayo na himay-himayin ulit natin ang topic sa science ngayong second quarter. Now, we are now on our week 2, module 2. At sa pagkakataong ito, this is just a continuation of our previous discussion last time about earthquakes and faults. But of course, before we proceed with this lesson, if you are new to this channel, do not forget to subscribe, like, and hit the notification bell for more updates in science. And syempre, kasama na rin ang research. That you can use to differentiate the epicenter of an earthquake from its focus. And what is the difference between intensity and magnitude? And ano naman ang pagkakaiba ng active and inactive fault? The first question is, where does the earthquake start? Okay, para mas maintindihan natin ng mas malinaw, meron akong inihanda na model of an earthquake or a model para makita natin kung paano ba gumagalaw ang lupa at kung nasaan ba yung pinaka origin ng earthquake. Okay, sa inyong science learning module, sa page 126, meron tayong tinatawag na fault model. Okay, so in our previous discussion, we discussed about the fault. Okay, at sinabi natin na ang earthquake, it starts with the fault. And when we say fault, it is a zone of fracture of two blocks of rocks. Okay, so ito yung page 126 na ito yung focus. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagamitin itong model na ito so that we can see where the focus is. Okay, panoorin nyo. Okay, so tapos na yung ating ginawang model. So ito na yung pinahantungan. This is the fault model. Okay, so as you can see, we have two rocks. So sabi nga natin na fault is a fracture of two blocks of rocks. So ito yung rocks na dalawa. So ayan. So yung nakikita nyo dito na line, so this is the zone of fracture. So this is our fault line. Okay, class. Meron tayong tinatawag na focus. And when we say focus, this is the origin of the earthquake that can be found underneath the ground. Paano po ba nag-start ang earthquake? Okay, ang earthquake at ang paglindol, okay, the breaking of the rocks will start, okay, doon sa point which is ito yung pinakamahina. Makikita ang focus. So, kapag nagkaroon ng break dyan, ayan, makikita nyo dito na nasa gitna yung focus. Okay, so ito yung focus. Ito yung focus. So, pag pinagdikit mo yan, so ayun na, andoon sa gitna. And this is what we call focus or the hypocenter, which means underneath. Ibig sabihin, nasa ilalim siya ng lupa. At doon sa gitna yun, doon nagkakaroon ng pagyanig at pag-break ng mga rocks kasi nga yung focus na ayun yung pinaka weakest point ng rocks. Okay, and then kapag nagkaroon ng breaking na doon sa focus natin, so nagkakaroon siya ng vibration.
So, saan unang nararamdaman yung vibration? Naando naman siya sa taas ng focus. So, kung makikita niyo dyan, kung naandito yung focus, okay, so ibig sabihin, naandito sa may taas. At anong tawag natin doon sa point above the focus? And that is what we call the epicenter. So, yung epicenter na yon, doon natin unang nararamdaman yung vibrations na nanggaling doon sa paggalaw ng lupa na nagsimula doon sa focus. And what's the difference between focus and epicenter? When we say focus, this is the origin of the earthquake, which can be found underneath the ground, nasa ilalim ng lupa. What is epicenter? The epicenter is the point above the focus, meaning to say it is above the ground. And when we say epicenter, epi, it means surface. Now, let us differentiate intensity and magnitude. So, ito yung kalimitan na nalilito ang mga tao or ang mga bata tungkol sa pagkakaiba ng intensity and magnitude. Ano nga ba yung pagkakaiba nila? Okay, when we say magnitude, it refers to the energy released by an earthquake at the focus. Ang isang lindol, iisa lang palagi ang magnitude niyan kasi we are referring to the strength of the earthquake. But when we say intensity, pwede yung magkaiba-iba, it depends upon on the location. Because when we say intensity, it refers to the strength or weakness, the effect of the earthquake. So, gaano ba kalakas ang naging epekto nito sa paligid? So, kaya nagkakaroon ng iba't ibang intensity based on the location kasi, for example, na ito yung lugar. So, syempre, di ba, ang earthquake, nag-start siya ay sa focus. So, una dito yung focus, at pwede maaaring maramdaman pa rin yan sa ibang kalapit na bayan. Pero, syempre, magkakaiba-iba yung intensity niyan. Kasi, syempre, mas malakas kung saan nag-start yung lindol. Pero, mas mahina na siya dun sa mga paligid na lugar. Although, ramdam din siya, pero hindi siya kasing lakas kung saan nag-start talaga, kung saan nandun yung focus at kung saan nag-originate yung earthquake. So, how do we distinguish magnitude from intensity? So, in magnitude, we are using the Hindu-Arabic numerals like 1, 2, 3, 4, 5, and so on. And in intensity, we are using the Roman numerals like I, okay, dalawang I for 2, and then tatlong I for 3, and I and V for 4, and so on. Okay, balikan natin ang magnitude. So, another way of describing the strength of the earthquake is what we call the magnitude. And how do we determine the magnitude of an earthquake? By using the Richter magnitude scale. So this is the Richter magnitude scale. So this is a device that can be used to measure the energy released by the earthquake. So sabi ko nga sa inyo, ang magnitude, ito yung strength ng earthquake. So isa lang palagi yung nagiging number ng magnitude. Hindi kagaya ng intensity na pwede siyang madami. It depends upon on the location. Okay, yung FEBOX, they are using the PEIS or what we call the FEBOX Earthquake Intensity Scale. So, ito yung ginagamit nila to identify the intensity, the level of intensity of the earthquake. Okay, kanina alam na natin kung saan nagmumula ang earthquake. So, alam natin na ang earthquake, nagmumula yan doon sa focus. Okay, ngayon ang tanong, where do earthquakes occur? So, saan naman daw at ano naman daw yung mga lugar na maaring magka-earthquake? Okay, in our previous discussion, we discussed about the earthquakes and faults. And we know that fault line or the fault is, this is the fracture or zone of fracture. Fault line is defined as a geological fracture wherein the movement of masses of rocks has displaced parts of the earth's crust. Take note, class, that a fault line may produce a powerful energy that can trigger a strong earthquake. There are 5 active faults in the Philippines, in our country. Number 1, we have the Western Philippine Fault. Number 2, we have the Eastern Philippine Fault. Number 3, we have the South of Mindanao Fault. And then number 4, we have the Central Philippine Fault. And last, number 5, we have the Marikina Valley System Fault. At alam nyo ba na sa 5 active fault na to sa Philippines, isa sa pinangangambahan ng ating bansa ay yung tinatawag na the big one. Yung big one, ito yung nakita nila na dahil nga
active itong mga fault na to sa Philippines, ito yung pinangangambahan na mangyari sa Metro Manila na huwag naman sana na magkaroon daw ng magnitude 7.2 earthquake. Imagine kung gaano katindi ang 7.2 magnitude earthquake. Kanina, binanggit natin that a magnitude of 7 can cause a severe destruction, a severe damage in different infrastructures. Paano po ba at nasaan po ba itong tinatawag na Marikina Valley Fault? Panoorin natin ang balita ni Kabayan Noli De Castro. Okay, paano ba natin nalalaman na ang isang fault ay active? So when we say active fault, kalimitan, ito yung mga fault na nagkaroon na ng seismic activities for the last 10,000 years. So when we say active fault, ito yung mga fault na pwede at maaaring magkaroon ng earthquake in the future. Okay, ano po ba yung mga possible effects of the movement of these active faults? Number one, nandyan yung strong ground motion. Paggalaw ng mga lupa. Number two, we have the surface faulting. Three, meron din tayong tinatawag na tectonic deformation. We also have the landslide or the rock falls na malapit lalo sa mga kabundukan. At syempre, we also have the liquefaction, tsunamis. In relation to fracking, there are theories that the fracking process can disrupt an active fault or possibly activate an inactive or dormant fault. Seismologists all over the world are actively studying areas in the world where fracking takes place to either validate or dispute these theories. Of course, we have two types of faults. Number one is the active fault and the number two is the inactive fault. So alam nyo na kapag active fault, so there is a seismic activity during the last 10,000 years. However, ito namang inactive fault, syempre siya ay wala nang masyadong ganap sa loob ng more than 10,000 years or million years. So, kaya siya tinawag na inactive fault. So, parang kagaya rin lang siya sa Rana, 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 Rana. Okay, this is me again, Teacher Tin May. Hanggang sa muli nating pagkikita next week, we will have another lesson vlog in Science 8. So continue to learn. Magpatuloy lang hanggang matapos natin itong school year na to. We can do this, okay? If you're new to my channel, don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for more updates in Science 8. This is me again, Teacher Tin May. Hanggang sa muli. See you on my next vlog. Bye!